Magandang araw mga ka-TFT! Isang edisyon na naman ng TFT News Break hangandog namin sa inyo ngayong araw ng Huwebes. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng Mary Brown. Mary Brown, you are always in our hearts. Stay home, stay safe, and bring home the taste of UAE's ultimate chicken. Call 600-542-522 now. At narito ang lima sa aming mga trending na balita. Mga otoridad, isa sa publiko na ang litrato ng sino mang lalabag sa regulasyon ng COVID-19. Mga eksperto, naniniwalang mas naapektuhan ng COVID-19 ang mga kalalakihan. Mayor ng Dagupan, binigay ang sahod niya ng 8 buwan upang makabili ng test kits. Emirates Red Crescent, nag-abot ng tulong para sa may 5,000 pamilya at 7,000 manggagawa. Kilalang TV presenter sa Dubai na si Richard Coram, pumanaw sa UK dahil sa COVID-19. At para sa mga detalye ng top 2 sa aming mga trending na balita, narito ang tinig ni Jamil Domingo. Magandang araw! Nagbabala ang Dubai Police na sino mang lalabag sa regulasyon ng 24-hour sanitation drive ay ipapakalap ang litrato sa publiko. Ayon kay Dubai Police CID Cybercrime Department Director Colonel Said Al-Hajeri, ang desisyong ito ay may basbas ng mga pinuno ng bansa at sisimulan nila ang pagpapublish ng litrato ng mga violators simula ngayong Linggo. Isa sa mga litratong makikita ngayon sa kanilang social media ay ang isang Asyanong naaresto dahil sa pagpapost ng video kung saan nakikitang tahasan niyang binabastos ang isang pulis habang lumalabag sa regulasyon. Samantala, naniniwala ang ilang mga eksperto na may posibilidad na ang coronavirus disease o COVID-19 ay mas malala ang epekto sa kalalakihan. Ayon sa kanilang pagsusuri, sa mga bansa kung saan mataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 tulad ng China, France, Italy at South Korea, ang bilang ng mga pumanaw na lalaki ay mas mataas ng 50% kaysa sa mga babae. Dagdag nila, ito ay maaaring dahil mas nanganganib sila sa sakit tulad ng heart disease, hypertension, pulmonary problems at cancer. Ayon pa sa pagsusuri, isa pang nakikitang dahilan kung bakit mas nanganganib ang mga kalalakihan sa naturang sakit ay dahil umano sa bisyo tulad ng pag-inom at paninigarilyo. At para sa mga detalye ng iba pa naming mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At iyan ang tampok na balita para sa araw na ito. Sa ngalan ng Dubai Headquarters at Manila News Team, ako po si Neil B. mula sa Abu Dhabi. Manatili sa bahay at tumutok sa iba pang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.